Ito yung 94,000 mga kaibigan, di mawala yung tunog. Share ko lang sa inyo. So ito, napansin namin, nandito yung tunog niya sa driver side lagi. Tapos, pag pinipreno, nawawala yung tunog. So, pwedeng brake caliper bolts, brake caliper pin, pero hindi, wala siyang alog. Dito namin nakita yung problema. Yan, dito. Wala siya nung parang clip na yero, yung parang ganito. Meron po yan dito. Yan. Para hindi siya kumalog ng ganyan. Gantong ganto yung tunog na naririnig namin pag nalulubak na matindi. Pero pag pinepreno, wala kami naririnig. Yan, bago lahat ng pangilalim. Kikintab ng mga bakal, tsaka yung mga yero. Huli na. Yan, pag nagpapakabit kayo ng bagong brake pad, tingnan nyo, dapat kumpleto yung mga yero, yung shim, kumpleto yung mga spring clip. Yan. Yung kabila, makikita natin, meron yan dito. Ito, wala. Kaya pala kapag pinepreno, syempre, pipisayan ng ganun pag preneno mo, hindi nga naman siya kakalog kasi may tension eh, may pressure. Pero pag naka-release, ayan, doon madadali. Sus. Kabila, pakita ko sa iyo kabila. Ayan o. Ayan, may spring clip. Ayan o. Ito yung wala. Kaya pag kinalog mo yun, may kalog. Ito, wala. Walang kalog. Dahil dyan, sa spring na yan. Malaking tulong po yan. Para hindi kumalog yung mga brake pad natin. Yan ang purpose din yan. Pag yan ay wala, kagalaw-galaw yan. Okay. Problem solved. Ayun na nga, problem solved na mga kaibigan, yung ating Toyota Fortuner. Nakita na namin kung ano yung pinagmulan nung ingay. Pinakita ko dun sa client na yung kabilang brake caliper na walang tunog sa may passenger side sa harap. Tapos yung sa may driver side, sabi ko, sir, ito, pinicturan ko. Sir, ito, meron siya nung spring clip dun sa pinaka brake caliper o sa brake pads. Tapos yung sa kabila, blanco. Talagang brake pad lang siya. Wala siya yung spring na clip. Parang alambre doon sa video. So, maliit na piyesa lang yun, no? Kung isipin ninyo, basic na basic yun. Pero minsan, marami na ako na-encounter na ganun. Bago pa lang ako nagme-mekaniko. Meron ng mga walang ano, yung shim. Yun yung yerong manipis sa likod. Kaya minsan, kumakalog. Minsan naman, yung guide nung mismong brake pad, yung yero sa ibabaw at ilalim, eh maluwag na o kaya hindi na ibalik yung yero kaya kumakalampag yung pinaka brake pads. So halos ganun din yung nangyari dito sa Fortuner. Yung spring kasi na yon, yung clip na yon, eh yun yung nagbibigay ng tension dun sa brake pads para hindi siya gumanon, kumalog ng up and down. So kaya ang nangyayari, nung tinest drive namin dun sa may lubak, sabi ko, daan mo sa lubak, sasabit ako sa labas ng kotse kasi may step board. So ang ginawa ko, tumapa ko sa stepboard, sumabit ako doon sa may pintuan, nakabukas yung bintana. Pinapakinggan ko yung gulong, sabi ko, confirm, driver side lang. Wala sa passenger side. So yun na nga, sabi ko, dumaan ka ulit sa same na lubak. Pero this time, medyo tapakan mo ng konti yung preno para kumapit yung brake pad doon sa pinaka-rotor. Kasi pag ang problema po, nandun sa brake system, yung kumakalampag o yung lumalagutok, pag yan po ay preneno ninyo, wala po yan tunog sa lubak. Bakit? Kasi po, nagko-compress yung brake pads niya dun sa rotor. So, sumisikip, nawawala yung plane na ganun. So, kung dun naman galing ang tunog, pag walang preno, maluwag siya. So, anong nangyayari po? Pag preneno mo, walang lagutok. Pag walang preno, may lagutok. Sabi ko, huli na to. Sige, balik natin sa shop. Iangat mo driver side. Walang lagutok dun sa passenger side. So, pagbukas namin, yun nga, nakita na, wala yung spring clip, mga kaibigan. So, umabot ng 94,000 yung gastos ni sir.
So bago pa niya gastusin yung 94,000, yun na yung pinaka naririnig niya sa kotse. So napalitan eh yun nga yung nasa listahan. Kung ano-anong piyeso yung napalitan, after noon nandun pa rin. So doon na nga nalaman na nandun lang pala sa simpleng brake pad, spring clip. Galing yung problema. Isipin nyo, no? Kung yun yung naunang tinignan, di sana napalitan yung halagang 94,000. So, nakakaawa. Siningil ko lang si sir ng 500. Bakit 500 lang, Dok? Pwede namang mas malaki doon. Sa totoo lang, kaya natin gawing 5,000 yun o mas sigit pa. Kung sasamantalahin natin yung pagkakataon, syempre, sasabihin mo lang yung kay sir, edi iwan mo na po yan. Pwede naman po yung balikan nyo bukas, hanapin namin magdamag yung problema. Pero ang totoo, alam mo na yung sira. Pero hindi, hindi ganun yun sa atin sa Easy Works Garage. Pag talaga hindi naman malaki yung sira, ganun lang yung sinisigil natin. 500 lang, bakit? Kasi yun lang naman yun eh, backlash lang ng preno. No? Test drive, test drive. Matinding analysis lang. Yung kasi yung critical doon, mga kaibigan, yung pag-a-analyze mo sa sira, yun yung critical doon at yun yung halos binabayaran talaga. Kasi kahit na anong galing mo magbaklas ng pyesa, kung hindi mo i-analyze mabuti kung saan galing yung problema, eh hindi mo rin matutumbok yung pinakasira. No? Yun lang po, mga kaibigan. Sinare ko lang sa inyo at sana may natutunan kayo. Sharing is caring, bukas ulit. Upload naman tayo lagi. Sana may natututunan kayo sa bawat uploads natin. Yun lang po. Bye-bye.